impress agad sa laning stage pa lang. Mukhang naka-ready naman. Ay, ayun na nga, oh. Ang blacklist dito, ayun na. Nag-delay nga si, ano, si Yawi. Let's check the Grok out. Pero mukhang hindi pa natin makikita. May onting yan. There you go. May delay na ginagawa si Yawi. Pero sabi ng blacklist, girahin natin kagad yung baba. Edward and you, eh. Grabe yung cut na ginawa nila dito. Super cut. Grabe rin yung ginagawa ni Yawi. Super delay din. Kung may super cut ang Blacklist International, may super delay ang na ginagawa ang Echo. Fini-freeze niya lang doon sa base ni Yawi. Isipin mo, ang tagal niya nang nakatambay dyan. Oo, umuwi pa yan ha, para lang magpamana. Uy! So, ano, Yawi? Kinakat niya pa rin? Super cut. Ayun, uy, grabe, kinakat niya pa rin. Uuwi ulit. Uuwi pa yan para may mana. Pero magiging agresibo this time ang Blacklist International. May hila sila mula kay The Queen. Plus may pokes coming out from Yue. So malamang alam to ng Blacklist. Grabe super yung time. Delay. Super delay, boss. Yung mga ganitong ano, ganitong mga pandidelay, talagang alam mong ilang beses pinractice eh. Kasi may timers na yung minions paglalabas lang ganyan eh. Dapat alam mo talagang sakto yung bitaw. And ang ginagawa ni Yawi dito, tinutulungan niya yung all three lanes na makontrol yung lane nila. Na kumbaga, kailangan umextend ng konti ng blacklist para lang makukuha yung resources na kailangan nila. Kasi noticeable na yung blacklist na naturally, mahiro sila maganda doon sa mga matchup. For example, yung blue, mananalo yan doon sa Lapu-Lapu. Tapos, etong si Kari, kapag sinamahan ni Faramis, mananalo din. And that's also true with Farsa. So, yun yung naging solution ng Echo. I-delay yung minions para mas malapit sa tori nila. Sa para makakuha sila ng farm. Grabe, si Yawi hindi talaga titigil. Hindi tumitigil. Ano sabi niya? Grabe. Parang doon naman ako sa baba. Oo. Parang kanina pa yung mid eh. Okay, may laban tayo magaganap. Finally, Blacklist. They will get the first blood mula kay King Wise. Kuha ng kill onto Sanford. And mukhang magkakaroon nga talaga ng lead ang Blacklist. Edward naman dito, mapapasplit-split. Gusto niyang palayuin si Carl Tizzy, pero tila ba mapapalayo yung Turtle dahil ito ay marireset. Pero Feather Dare Strike ay tatama. Nabanggarit siya bigla. And Carl Tizzy is down. Pero habol man si Sanford dito. Kaso alam mo, altar si The Queen para isave ang kanyang mga teammates. Edward naman, crucial kill and split. Pero ang tanong, mabubuhay pa ba siya? Dahil kay Blano lang yung buhay niya. Pero hahabulin siya ni Sanji. Hindi ata siya bibitawan si Edward. Magpapakamatay. Kukuha dapat siya. Hoping na ma-execute na lang. Oh, man. Kamuntikan pang mabuhay si Agent Zero doon sa situation na yon. Pero ang nangyari na nakikita natin, tumatapat ang Blacklist International sa pagiging agresibo ng Echo. Sila naman ngayon ang sumasapak. Mm-hmm. Doon sa pagde-delay na nakita natin mula kay Yawi, eventually nakakuha pa rin siya na kanyang level 4. Pero ang naging problema, mas nagkaroon ng control dito sa Turtle. Wise almost level 6, so kailangan na kunin ito ng Echo. Grabe yung ginagawang control ng Echo ngayon. Pero leading ang Blacklist, so kailangan mag-ingat ng mga orka. Kasi anytime, pwedeng pumasok dito si Wise at Trumetre nilang bigla. Pero makukuha naman ni Carl Tizzy yung pagong. Hahabol nga lang yung Blacklist International. Pero Yawi itong goal palabas. Hatak naman dito mula kay Edward. Carl Tizzy magiging target nila. And King Wise secures the kill. Sanford naman dito papalagpa. Mauhuli niya naman dito si Yue. At aabutan niya talaga mula doon sa kamay ni Sanford. Para bang nangigigil si Yawi dito kay na King Wise. Mula do Wise magiging kulong. One hit na lang para kay Wise. Nirikulan pa nga. Wise is down. Sanford is down. 4-4 ang nangyayari. At nakuha ng Echo ang hinihiling nila sa Blacklist. Laban at paubusan ng skills. Okay. Nagawa lang nila dito ay naghahanap lang talaga ng butas. Feathered Airstrike out of range ng members ng Echo. May Conceal Blade naman nagagawin. Anytime pwede tumunggol. Alam ko nga yung follow-up ni Benny Cutie. Oh, may Venus naman. Makakasurvive. Mabibitawan niya pa yung altar. Kaso nga lang yung Turtle pag-aagawan nila. Kaso nga lang makuha ito ni Carl Tizzy. Nakatutok naman si Benny Cutie pero hindi ito tatama. Echo secures the Turtle plus a kill on Twice. Spear from out of nowhere mula sa Yawi's Food Hub. Sabi ni Yawi, nakapag-pick off ang Echo para bang nagulat si Nawise doon. Please, kahit guloy yung formation kasi hanap lang sila ng hanap ng gulo. At saka may vision din na binibigay itong Grok na to. Ang ganda ng nasabi ni Wolf kanina about delaying. Aroy! Oy! Ginawa niya rin yun nung M4. Dito, same spot yun eh. Okay. Di pa ata sila tapos. Nabili na mag-conceal si Oh My Venus. Pero aabot ang mga bala. Kitang-kita mo yung confidence ng mga orka na talaga bang naghahanap lagi sila ng pwedeng hulihin. Wise secures his purple buff. Pero sabi ni Carl, kung ayaw mo Wise, si Edward na lang. Pero pipilitin pa rin talaga nila yung pagbibigay ng pressure at sila ata makapag-control ng Turtle Pit. Biruin mo, may tore pa yan sa bandang gitna na second tower ha. Kung kaya nilang umabot sa bandang third tower, pwede pa. Pero sabi ni Wise, kami naman!
Kami naman ang mag-aarap ng gulo. Sakto lang din yung pagkabitaw dito ng altar. Kaso ka lang si Sanford ang uubos sa buhay nila. The queen is down. I repeat, the queen is down. And with that echo, maaari nila makuha yung libreng pagong. Pero sabi nung ibang mga members, sabi ni Carl TZ, men, akin na to. Wow. Maghanap na naman kayo ng dugo. Chumilax na lang si Carlito dito sa pagong. Pinahinga niya muna yung Sanji! Kanyang injury. Naku, Sanji with a pick off also. Let him cook. Echo now leads 5.3K. Kaiba ang pinapakita aggression ngayon ng Echo. Wise, gugulong. Ooh. Okay, mayroong setup na gagawin ng Blacklist International dito. And finally, King Rice. Penny! Pero may bawi si Sanford. Akala natin, ayun na. Ito na ata sana yung opening ng Blacklist, pero nakaganti pa yung mga orka. At si Colt Easy, hindi pa siya tapos. There goes the taunt. May follow-up damage and Wise. Mukhang mabubutas ang gulong dahil nakaabot na naman sobrang kate ng mga balang daladala ng bagyo na tila ba hindi makahanap ng angulo yung Blacklist International. They're trying their best to get one. Clear. But Sanji, nilatag yung real world manipulation, pero ando na nga yung flicker dong goal ni Yawi. Kaso nga lang hindi siya umutok. Immortality pop, pero may altar naman si The Queen para nga ipunish yung overextension na ginawa ng Echo. Pero mabasag sila ng mga tore. Dalawang inhibitor turrets ang na-push ng Echo at hahabol man Sanford dito. The Bravest Fighter, hahabulin niya si Owl. At abot yung huling damba para nga makuha siya. Kaso nga lang buhay niya rin ang naging kapalit. May hatak naman dito with a grab. Benny Q din naman with a spray gun. Aabutan nga ba nila? Grabe si Sanji. Pero si Edward naman dito. Si Sanji backline pa rin ang hinahabol. At sobrang lagkit. Hindi makagalaw ng maayos si Edward sa ginagawa ng kabila. Oh! And kukuha pa sila ng kill. Mukhang enough ito para sa mga orka para tapusin na nila yung laro. Game 2 ay mapupunta sa Echo. The riskiest team in the league. Risking it all para sa game na to. Yung last two moments na kung saan nag-sacrifice si Yawi at si Sanji. Surprising Blacklist International!